Hello mga kalikot, isang pinagpalang araw sa inyo. Welcome to my channel. Bale ang video natin ngayon guys, itong pagpapalit ng roller weight ng Mio i125. Bago ang lahat guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para sumuporta sa aking channel. Bale guys, ito papalitan natin ng tuturo sa inyo, papalitan natin ng roller weight ng Mio i125. Tanggalin muna natin yan, yung mga air cleaner, air box yan, yung crankcase yan, may mga tornillo yan guys, yan napalitan natin yan. Bali guys, ang roller weight nito ay parehas ng Yamaha Aerox, parehas sila ng laki yung bilog nya, medyo malaki rin ang roller weight nito, hindi katulad ng Mio Sporty na maliliit lang sya. Ito guys, tanggalin natin yung yan, mga tornillo dyan sa crankcase. Ayan guys, so guys, pwede nyong pwede kayong mag DIY nito, basta meron lang kayong tools na pang baklas kung magpapalit kayo ng roller weight o yung flyball. Meron lang kayo ng letter Y na tools, tapos yung socket, power handle, yan. Kaya nyo itong i-DIY sa pansarili nyong motor. So guys, tanggalin natin yan. Yan, pati yung foam. Yan, pati yan. Tanggalin natin yan, yung mga rubber dyan. Yan, guys. Guys, pag magtatanggal kayo, palagi kong sinasabi na tandaan nyo yung pwesto. Pwesto ng mga tinanggal nyo. Pwesto ng bawat pyesa. Yan, tatandaan nyo yan, guys. Pag sama-samahin nyo. So, guys, pag tinanggal nyo, or bago nyo tanggalin yan, picturean nyo or videoan nyo para yung pesto hindi na tayo magkamali pag binalik natin yung mga pyesa, mga parts. Yan guys, yan, may mga tornillo yan sa ilalim, sa ibabaw yan, bago natin mahugot. Yan, pag medyo matigas guys, tuktokin nyo lang doon sa kabila. Ito guys, yan, tanggal na. Minsan guys, medyo matigas yan, basta persahin nyo lang. Basta sigurado na wala na mga tornillo. Ito guys, tanggalin natin yan, yung 17mm bolt na yan, pati yung yan. Ito, flyball lang naman papalitan natin yan. Kahit yung pulley na yan, tsaka yung drive base lang ang tanggalin natin. Kung gusto nyo, pwede nyo namang isabay yung lining, linisan nyo na rin. So guys, tanggal na yung ayan, 17mm, may washer yan. Ayan, tapos yung belt yan, may washer na maliit. Tapos ito, may bushing sa gitna. Ayan. Basta guys ha, pag tinanggal nyo, tignan nyo muna yung mga washer kung saan nakalagay ha, bago nyo tanggalin. Kung di nyo pa masyado kabisado, yan guys, ito pina yung bola nya, oh. Yan, may kanto na yan, papalitan na natin yan guys, tatanggalin. Pag tinanggal nyo, tandaan nyo yung mga pwesto, yung mga washer kung saan nakapwesto yan, para hindi na tayo malilito pag binalik natin. Pag yun yung mga first time na magbaklas, kung first time nyo baklasin, dahan-dahan lang guys, tandaan nyo maigay kung saan nakapwesto para hindi magkakamali. Pero yung mga veterano nating mekaniko, alam na nila yan, kabisadong kabisado na nila. Kaya sinasabi ko, kung bago pa lang or gusto mag DIY, first time na gagalawin yan guys, tatandaan nyo yung pwesto. Yan, pwede nyo siyang buhagahan ng hangin yan, linisan. Ayan guys,
So guys, pwede kayong gumamit ng letter Y na tools. Ayan yung mga bola, balik natin. Tapos yung, ayan yung backplate. Madali lang guys, madali lang mag-DIY nito. Basta may tools lang kayo na letter Y, yung pang kontra at yung power handle, sakit na 17mm, tapos 24mm doon sa main lining. Yan guys, ganyan ang pwesto ng backplate. Pati yung flyball, nandiyan yung flyball sa loob, yan. Ganyan lang ang pwesto niya guys. Yan, paganyan niya guys. Yan. Yan yung pulley natin. Tapos grasahan niyo lang siya ng konti. Yan, bago niyo ibalik, grasahan niyo yung center bushing. Check na rin natin yung clutch lining kung okay pa. Pwede nyo nang, pwede nyo naman baklasin yan guys, yung clutch line eh. Yan guys, pisain nyo lang yung belt pag ibabalik nyo. Yan, para tumapat doon. Yan, tapos balik nyo yung may washer yan na maliit na manipis. Yan, bago yung drive base. Yan, may washer dyan, tunahan. Yan guys, importante, tandaan nyo kung saan nakalagay mga washer para pag binalik madali lang, hindi tayo malilito. Kalimutang i-like, subscribe ang ating channel para makatanggap kayo ng mga bagong video. Ayan. Pa-support sa aking channel guys para marami pa ako may bahaging video. Ayan guys, ikita nyo. Ayan, may dalawang butas dun guys na yun sa may drive face. Ayan yung pangkontrahan ng letter Y. Tapos kung wala kayong air, pneumatic air yan, pwede nyo imano-mano. Inisin na rin natin yan. Yan guys, yung letter Y na tools, pwede natin magamit. Yan, kahit punasan nyo lang, grasahan nyo lang ng konti. Binaklas na rin naman, kaya linisin na rin natin, isang gawaan lang. Lagyan natin ng grasa diyan sa may, diyan sa torque drive. Yan guys, ganyan ang pwesto niya. Yan. Wala na siyang washer doon sa mga loob. Diretso na, lagay yung torque drive pati yung lining. Yan, okay pa yung kanyang lining, makapal pa. Yan guys, ipit nyo lang dyan, pisilin nyo lang. Pisilin nyo yung torque drive para pumasok yung belt.
Yan, ganyan lang guys. Yan, dali lang. Tapos kali, kabit nyo na yung clutch bell. Yan. Letter Y na tools yan. Dapat meron kayo niyan kung magdi-DIY kayo, pang kontra. Tas sakit yan, power handle yan. Dito rin sa pwede niyo rin gamitin niyan sa drive face. Yan, may kontrahan diyan. Para kahit wala na kayo pneumatic air yan, madali niyo rin matatanggal. Ang kontra niyo ng letter Y tools. And guys, okay na. Okay na ang ating pagpapalit ng flyball. Yan guys, tinisin natin yung air cleaner. Yan, isang baklas lang, linis lahat. So yun guys, kayang-kaya nyo to, madali lang to. Yan, basta meron lang kayong tools na letter Y, pang kontra yung Y na yon, tapos yung power handle, sakit na 24mm, 17mm na sakit, T-wrench na 8, 8mm at 10mm na T-wrench yan, pagtanggal ng crankcase yan guys. Ayan, ganyan lang. Sa ganyan guys yan, tatandaan nyo lang yung pagkakabit. Pag babaklas, tandaan nyo kung sa paano ang pwesto. Ang guys ha. Yan, balik nyo na yung mga tornilyo. Sabay-sabay nyo munang ibalik. Yan, sabay-sabay nyo ibaon para pantay-pantay yung tornilyo. Para hindi na, para pag hinigpitan nyo, yan. Kasi iba dyan mababa o iba malalim. Iba magsi-maiksi yung tornilyo. Iba mahaba. Yan. I-salpak nyo muna. Ipantay-pantay nyo yung ulo ng tornilyo bago natin higpitan. Yan guys. So yun guys, sana ay nakadagdag itong video natin sa inyong knowledge, dagdag kaalaman, ma-apply nyo sa mga pansarili nyong motor. Yan, magagamit nyo yan sa pwede sa trabaho. Yan, maraming salamat sa panonood nyo at ingat kayo sa pagkalikot at God bless sa inyong lahat guys. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Yan, para makatanggap kayo ng mga bagong video pa na i-upload ko. Yan, dagdag kaalaman sa inyo. So yun guys, maraming salamat sa suporta at sa panonood, sa oras na binigyan nyo, at maraming salamat sa inyo at God bless.